Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, but thou shalt say, I have no pleasure in them. Number one po, mga kapatid, napaka-importanting oras na dapat mong malaman before it's too late. Number one is the best time. The best time. Kaya nga po sinabi dito that remember now thy Creator in the days of thy youth. Remember now thy Creator before, in the days of thy youth while the evil days come not. Sabi dun sa New King James Version, remember now your Creator in the days of your youth. The word remember po dito, mga kapatid, is the Hebrew word zakar. Itong zakar na ito is a figurative expression for obeying God and acknowledging His lordship over one's life. Ito po ay figurative expression na kung saan pagkilala sa Diyos, pagsunod sa Panginoon. Kasi kung simpleng pag-alala lang ito, tama yun, may component ng ganun ito. Actually, may ganun siyang component. Ito po kasing Hebrew word na zakar na ito, yung definition niya ay yung word na zakar is, it means think. Yung ibig sabihin, think, meditate, pay attention, remember, recollect, mention, declare, recite, proclaim, invoke, commemorate, confess. So therefore, mga kapatid, itong zakar na ito, o yung remember dito sa passage nito sa English, is the blending, ulitin ko ha, ito po ay blending or overlapping between mental states and external acts. Ito po ay combination ng mental states saka external acts. So, ibig sabihin, gumagana yung isip but at the same time, may action na ginagawa. Yun po yung remember dito. Gumagana yung isip at may aksyon na ginagawa. So napaka-importante na itong blending na ito. Napaka-importante na itong combination na ito. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Sabi dito, so mental act, but at the same time, may mental states or may tinatawag din tayong mental acts dito. So may pagkilos, tapos may pag-alaala, gumagana yung isip, pero gumagana rin yung katawan. Kaya nga po, mga kapatid, always remember this, that the best time to remember your Creator is in your youth. Remember your Creator in the days of your youth. Pinaka magandang maalaala, sumunod kay Lord, maglingkod sa Panginoon, ay sa panahon ng yung youth. Actually, yung word na youth dito, paano kapag may edad na kami, wala na? Actually, hindi yun yung ibig sabihin nito. Primarily, although may ganong epekto, mamaya makikita natin dito, but primarily, yung youth dito ay hindi lang simpleng kabataan ito. Kaya nga sa ibang translations, mababasa natin na medyo nilinaw itong youth na ito. For example, sa version ng Bible in English, in basic English, Ecclesiastes chapter 12 verse 1, let your mind be turned to your maker in the days of your strength. Ulitin ko, let your mind be turned to your maker in the days of your strength, while the evil days come not and the years are far away when you will say, I have no pleasure in them. In the days of your youth means in the days of your strength, habang ikaw ay malakas pa. Ito yung pinakamagandang oras. This is the best time to give your life to the Lord. This is the best time to remember God. Ito yung best time para lumapit sa Kanya. Ito yung pinaka-best time sa panahon na malakas ka pa. Kaya nga sa English version, while you are young, verse 1, you should worship God. Sumamba ka na sa Panginoon, maglingkod ka na sa Panginoon. In the future years, you will say, I do not enjoy my life any longer. So serve God while you're still have plenty of time and energy.
Habang ikaw ay may lakas pa, habang ikaw ay may oras pa, bakit? Darating ang panahon, kasi sasabihin na lang ng isang tao, it's too late. That's why in Isaiah chapter 55 verse 6, sinabi po that seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Habang makakatawag pa tayo kay Lord, habang may pagkakataon pa tayo na mapakinggan tayo ng Panginoon, simulan mo na naisik ang ating Panginoon. Simulan mo na alalahanin siya. Simulan mo na paglingkuran ang ating Panginoon. Simulan mo na sambahin siya. So what then is the significance of remembering our Creator in the days of our youth? Ano po ba ang significance nitong word na remember na ito? Alam niyo po, the most obvious answer to this question can be seen in Moses' admonition not to forget. Ibig sabihin, yung katulad ng sinabi ni Moses dito sa babasahin natin susunod, yung significance nitong remember na ito is not to forget. Deuteronomy chapter 8 verses 11 hanggang 20. Tignan niyo po itong maigi. Napaka-importante niya. 11, be careful not to forget the Lord your God. Be careful to obey the commands, laws, and rules that I give you today. Be careful, don't forget the Lord your God, sabi niya ni Moises, Deuteronomy chapter 8, verse 12 naman, then you will have plenty to eat. Ito, tignan niyo po ito ha. Then you will have plenty to eat, and you will build good houses, and live in them. 13, your cattle, sheep, and goats will grow large. You will get plenty of gold and silver. You will have plenty of everything. 14, when that happens, kapag plenty na, saya ka na, when that happens, sabi niyang ganon, you must be careful not to become proud. You must not forget the Lord your God. You were slaves in Egypt, but He made you free and brought you out of that land. Verse 15, He led you through that great and terrible desert where there were poisonous snakes and scorpions. The ground was dry and there was no water anywhere. But He gave you water out of a solid rock. Verse 16, in the desert He fed you manna, something your ancestors had never seen. He tested you to make you humble so that everything would go well for you in the end. Verse 17, don't ever say to yourself, I got all this wealth by my own power and ability. Don't ever, ulitin ko yung verse 17, don't ever say yourself, I got all this wealth by my own power and ability. Verse 18, remember the Lord your God is the one who gives you the power to do this. Remember, sa ibang translation, remember the Lord your God who gave you the ability to produce wealth. He does this because He wants to keep the agreement that He made with your ancestors, and He is doing today. Verse 19 na naman, don't ever forget the Lord your God. Don't ever follow other gods and worship and serve them. If you do that, I warn you today, you will surely be destroyed. Verse 20, the Lord is destroying other nations for you. But if you stop listening to the Lord your God, you will be destroyed just like them. Don't forget. Don't forget. Kapag inalala nyo, ganito yung mangyayari sa inyo, ito yung mangyayari sa inyo. Sabi niyang ganon, magkakaroon kayo ng plenty, magkakaroon kayo ng kasiyahan, but the greatest danger comes when you have eaten and are full. Ulitin ko, ang greatest danger kasi sa buhay ng isang tao, kapag may nakakain na tayo at kapag busog na tayo, kapag maganda na ang tahanan natin, katulad ng nabasa natin dito, kapag maganda na ang tahanan, kaya pinapaalalahanan sila ni Lord, kapag lumago na ang kapirahan, kapag lumago na yung mga bagay-bagay sa buhay natin, kapag maayos na yung kapirahan natin, kapag nakapag-build na tayo ng wealth natin, kapag nag-multiply na yung mga bagay na inaasahan natin, it is at that time
that we are in great danger. Bakit po? Eh, kasi may plenty na eh. Nandyan na yung mga bagay-bagay eh. Ito rin yung greatest danger na makalimutan natin ng Panginoon. Kasi meron ka ng pera, meron ka ng datong, meron ka ng kwarta, meron ka ng jowa, meron ka ng sasakyan, meron ka ng bahay, anin mo pa si Lord. Isipin ng isang tao, eh, hindi ko lang kailangan si Lord. Ano pa yun? Kaya lang, you will miss a lot of things. At ito matindi, maraming mga mananampalataya, marami din mga religious na tao, nung walang-wala, halos kulang na lang, sumubsob sa simbahan, kapapanalangin, kaya lang nung nagkaroon na, nakalimot na. Don't forget. Don't forget. Kaya nga pagdating dito sa text natin, remember your Creator. Actually, by using the term Creator instead of Lord, Creator muna yung ginamit instead of God. This is strongly, actually mga kapatid, everything in material creation under the sun, remember, is a gift from our Creator. Lahat ng mga bagay na i-enjoy natin under the sun ay regalo lamang sa atin ng ating manlilikha. Pati ang ating kalakasan, pati yung mga bagay na ini-enjoy natin ngayon, pati yung mga blessings na meron tayo ngayon, ay galing lamang dun sa Creator na yon. At lalo na ng Creator natin. Remember your Creator. Tapos yun na nakalimutan, yung gumawa. Tapos nakalimutan. Di ba po mga kapatid, kapag tayo ay bumibili ng mga gadgets natin, ang pinakamaganda, kaya nga minsan may warranty tayo, madalas pala may warranty tayo, di ba? May bibigay na warranty, bakit? Ibabalik mo yun sa mga pinagbilhan mo eh. At ang may kakayahan na mag-ayos ng isang sirang bagay, ang pinaka-the best, ay yung lumikha sa kanya. Kasi mas alam niya eh, yung detalye nung bagay na yun, yung detalye nung appliances na yun o ng gadget na yun, mas alam niya. Why? Siya kasi lumikha eh. Gayun din naman sa buhay ng isang tao na kung minsan kung kani-kanino mo lang ipaayos, lalong nasisira eh. Parang siraniko. O kaya kung ano-ano minsan mga gadget natin, kung kani-kanino lang natin bigay, pwede, pero hindi kasing ganda eh. Katulad ng paggawa nung tunay na may likha sa kanya. Kaya nga ang tao, mga kapatid, hindi talaga tunay na ayos kapag wala ang Panginoon sa kanyang buhay. Ang tao, hindi talaga tunay na ayos kapag wala ang Diyos sa kanyang buhay. Gusto mong maayos? Dapat may Diyos ka sa iyong buhay. Dapat nasa iyo ang Panginoon. Kasi kung kani-kanino mo lang ipapaayos yan, okay lang, sasaya ka nga sa gadget eh. Sasaya ka sa jowa. Sasaya ka minsan sa sarili mo. Sasaya ka sa mga bagay-bagay. Pero sinabi, remember your Creator. Sa panahon na malakas ka pa. Kasi nga, sira-sira ka lang. At the end of the day, lahat ng yan ay panandalian lamang. Panandali ang kasiyahan, panandali ang aliw, panandalian lamang yung mga bagay-bagay na yan, band-aid lamang yung mga solusyon na yan. Remember your Creator. At ang matindi dito, sabi dun sa literal version, especially sa King James, remember now your Creator. So the best time to remember God, alam nyo po mga kapatid, now. So may sense of urgency. Bakit kaya may sense of urgency? Kasi may mangyayari na mga kasunod eh. So dito mapapansin natin, the best time to remember God is now. Remember now! It is urgent. So sinabi niya dito, habang malakas ka pa, remember now. So mapapansin natin dito, may urgency at dito, merong sense of urgency at merong sense of priority. Kinakailangan na pa-prioritize si Lord. Remember now. Sino daw? Your Creator. In the days of your youth. Remember now. Hindi bukas yung sinasabi dito. Why? You'll never know what will happen tomorrow.
You'll never know. Kaya ang pinaka, the best time na alalahanin mo ang Panginoon. Tignan nyo po, bakit? Verse 1 lang, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, for the years draw nigh, when you shalt say, I have no pleasure in them. Darating pala ang panahon, sasabihin mo, ayoko na mabuhay. Ano to? Ano tong mga bagay-bagay na ito? Tatamarin ka na eh. Ay, maniwala kayo. Tatamarin ka na. Darating ang panahon, sana mamatay na lang ako. O ano pang saysay na itong mga bagay na ito? Yung pala, may makikita rin natin, mabalik ka rin pala doon. Harap ka rin pala sa kanya, to be specific. Kaya sinabi dito, remember now. Urgent. Kaya kung meron ngayon, kahit na anong naging buhay mo, na first time mo nakapanood ngayong araw na ito, nasabi sa iyo ng Panginoon, remember now. Ngayon, hindi bukas. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo. By the way, kung meron man sa atin dito nasira yung buhay natin, nawasak tayo, tayo man na nagwasak, nawasak man tayo ng mundo, nawasak man tayo ng ibang tao at ng kaaway at maging demonyo. Kaya sinabi dito, remember now thy Creator. Huwag kang mag-alala, kaya kang ayusin ni Lord. Siya nga gumawa sa iyo eh. Kahit masira ka na ibang bagay, kayang palitan niya ng may-ari. Kayang ayusin niya. Kaya kang gawin brand new ng may-ari. Kaya, sagot ka ng may-ari. Sagot ka ng lumikha sa iyo. Remember now! But it's urgent. At kinakailangan, pinaprioritize ito. Bakit? Maraming mga tao kung ano-anong pinaprioritize. Di ba? Tapos kapag dating ng dilubyo ng buhay, biglang tatawag kay Lord. Buti sana kung makatawag pa kay Lord. Paano kung hindi na? Paano kung isang iglap? Di na nagising. Paano kung isang iglap? Bigla na nawala ang lahat. Kaya nga ang pagdidesisyon, pagdating sa paglapit kay Lord, pagdating sa pagsisilbi sa Kanya, ay hindi bukas. Now na. Type mo nga sa comment section, now na. Now na. Remember now thy Creator. May sense of urgency. Kinakailangan ma-prioritize yung Creator na yan. Habang hindi pa malala ang sira. Habang kaya pa. Although kaya naman talaga ni Lord, ang problema, yung ikaw nga. Mare-remember mo pa ba? Magagawa mo pa ba yon? So number one, naalalahanin natin itong best time na ito. The best time is now. The best time habang malakas ka pa. The best time habang kaya mo pa. Napaka-importanting oras na dapat nating malaman sa ating buhay bago mahuli ang lahat. Kailangan alam mo itong the best time na ito.